Sa simula ng serye, makikita natin na may naglalaro ng RPG game at tinatawag itong trash game. Ito ay tumutukoy sa isang laro na sadyang hindi masaya, o hindi balanse, o may subpar na pangangasiwa, o may walang katotohanan na kahirapan. Ang larong virtual reality, Tower of Trials, ay nasa kategoryang ito. Noong inilabas ang laro, ang mga Korean gamer, na ang libangan ay lupigin ang laro bago pa man sila inaasahan ng mga developer, ay sumugod sa paggrind upang sakupin ang laro. Nagpatuloy ito sa loob ng 365 araw sa isang taon. Nang hindi kumakain o natutulog, ngunit nang lumipas ang 3 taon, napagtanto ng mga tao na ang Tower of Trials ay isang walang kapantay na laro. Ang Gate Guardian ay halos walang talo. Ang temperatura ng Arvidix ay -60 degrees, na pumatay sa sinuman sa loob ng 1 oras. Isang labyrinth na lampas sa 10,000 square kilometers ang laki. Ang laro ay hindi inilaan para sa kasiyahan. Sa halip ito ay halos parang pagpapahirap para sa mga naglalaro nito. Pagkatapos, nagsimulang bumaba ang laro. May mga pros pa rin na hindi sumuko sa paghamon sa napakahirap na larong ito. Tapos may lalabas na window na nagsasabing nasakop mo na ang 50th floor. Congratulations! Ikaw ang unang naka-clear sa Tower of Trials. Pagkatapos noon ay nakita natin na nakatayo si Jin Hyuk, ang ating main character na sugatan na may dalang dagger sa kanyang kamay. Sinasabing totoo ba ito? Ang pakiramdam ng tagumpay na dumating pagkatapos ng pagsasaliksik ng hindi kilalang mga paraan upang masakop ang tore. At paulit-ulit itong inuulit hanggang sa naging pangalawang kalikasan na ito, at sa wakas na matalo ang level. Sapat na sa akin na ilaan ang 11 taon ng aking buhay dito. Tapos sabi niya, hindi ko maisip na kinaya ko tapusin ang last floor. Siguro dapat ako ay nag-livestream nito, o baka i-upload ko na lang ito sa YouTube. Pagkatapos ay may lumabas na mensahe na nagsasabing salamat sa paglalaro ng aming laro hanggang ngayon. Ang isang pag-update sa pag-reboot ay binalak na mangyari sa loob ng 12 oras, kaya't mangyaring patuloy na i-enjoy ang laro pagkatapos ng pag-update. Sa tingin niya ito ay hindi inaasahan. Gumagawa sila ng reboot update. Nakahanap ba sila ng oil field sa gitna ng disyerto o ano? Ito ay talagang walang kahulugan. Hindi ito dapat kumikita para sa kanila. Malamang may kanya-kanya silang iniisip tungkol sa paggawa ng ganito. Kahit na ang larong ito ay nakakakuha ng reboot update, hindi ko na nilalayo na laruin ang larong ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang VR at sinabi na, plano kong huminto sa aking trabaho bilang isang streamer at isang YouTuber na ipinagpatuloy ko hanggang ngayon. Bagamat wala akong pamilyang dapat suportahan, 27 taong gulang na ako. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pamumuhay sa kita na $500 sa isang buwan. Dapat ko na sigurong sabihin sa may-ari ng gym na hindi muna ako magwa-workout. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabing sinasabi sa akin ng mga tao noon na dapat akong maging isang professional fighter. Ngunit sa ngayon, ang pera ay mas mahalaga kaysa sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, nakikita namin siya ay nag-livestream. At sinasabi ng mga livestream chat kung ano ang meron ngayon maaga ka. Tapos nagseryoso siya at sinabing, "Hey guys, may kailangan akong sabihin sa inyo." May nagsasabi sa chat, "Huwag mong sabihin na ikakasal ka na o ano ba." Nakakatamad. Bigla siyang natawa at sinabing, "Hindi, gusto ko lang baguhin ang paraan ng pagsasalita ko bilang biro." Sa tingin niya, mag-post na lang siguro ako ng announcement tungkol sa pag-quit ko bukas. Natulog siya pagkatapos uminom ng ilang bote. Tapos nagising siya na sinasabing, "Ang sakit ng ulo ko. Dapat ko sigurong i-upload ng malinaw ang video kong Tower of Trials." Binuksan niya ang kanyang computer at nakakita ng livestream na pamagat na ang Tower of Trials ay talagang naging katotohanan. Pagkatapos ay nakita natin ang isang malaking monowave na lumabas sa Tower of Trials. Iniisip niya kung paano ito mangyayari. Ito ang tanda ng mga simula sa Tower of Trials. Pagkatapos ay may lumabas na mensahe sa kanyang harapan na nagsasabing ang Tower of Trials Reboot Version 1st Update ay nakumpleto na. Isang mensahe ang lumitaw sa harap ng lahat na nagsasabing, "Paki-clear ng lahat ang susunod na palapag ng tore sa loob ng 90 araw. Kung mabibigo ka, ang sangkatauhan ay lilipunin." Iniisip ni Jin Hyuk na kailangan kong palamigin ang ulo ko. Kung totoong naging realidad ang Tower of Trials, hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras ng ganito.
Tumatakbo siya habang iniisip, kailangan kong magmadali, sa lugar kung saan ko makukuha ang item na yon. Maaaring magwakas ang mundo, ngunit sa kabila nito, ang puso ko ay tumibok sa kaba. Pagkatapos ay nakikita natin ang gitnang lungsod kung saan maraming tao ang nagtitipon. Sinasabi kung ano ang pinakamabilis na tren papuntang Busan. Sabi ng isa pang lalaki, hindi ligtas kahit sa Busan. Kailangan na nating makaalis ng Korea. Tapos sabi ng isang babae, anong pinagsasabi mo? Lumitaw din ang tore na yon sa ibang mga bansa. Kung gayon saan tayo pupunta? Nakita nating tumatakbo si Jin Hyuk sa likod ng mga tao. Sa palagay niya ay hindi ngayon ang oras para umatras. Ngunit sa halip ay oras na para lumaban. Sa Korean server, napili ang lugar na ito bilang isang external zone. Sa buong bansa mayroong 30 o higit pa. Ito ang pinakamalapit sa akin. Pagkatapos ay may nag-pop up na mensahe na nagsasabing pumapasok ka na ngayon sa isang event zone. Ang mga tao dito ay pawang mga taong naglaro sa simula ng Tower of Trials. Nakatitig silang lahat sa isa't isa. Natural lang yata yon. Ang item na malapit ng lumabas ay limitado sa dami. Kung papalaran tayo, maaaring 5 ang makuha natin. May lumabas na lalaki sa likod ni Jin Hyuk at sinabing, ikaw si Kang Jin Hyuk, tama ba? Ikaw talaga, Kang Jin Hyuk. Wow, pumunta ka rin dito. I mean, wala kang ginawa kundi laruin ang larong ito buong araw, kulong sa kwarto mo. Siya ay Pafrica TV partnered streamer, meron din siyang 500,000 subscribers sa YouTube. Si Lee Jong-soo, sa madaling salita, isa siyang sikat na streamer. At sa parehong pagkakataon, siya din ang CEO ng kumpanyang kinabibilangan ko. Tinanong siya ni Jin Hyuk, hindi ba oras na para sa isa sa mga nakaschedule mong stream? Sabi ni Lee Jong-soo, sa mga ganitong bagay, ano ang nagagawa ng streaming para sa akin? Sa bagay, anong floor ang naabot mo sa larong ito? Halika, sama-sama nating ipunin ang mga sikreto bilang mga dating katrabaho. Mga katrabaho, nilinlang ng kanyang kumpanya ang maraming streamer sa isang kontrata ng alipin. Kapag mas marami silang nag-stream, mas maraming pera ang mawawala sa kanila. Ang ilang malalapit kong kaibigan na nakasama ko simula pa lang ay umalis na sa industriya. Sabi ni Lee Jong-soo, alam kong isa kang magaling na gamer at mahusay kang nakakagawa ng mga mukbang stream. Babaguhin ko ang kontrata mo para magkaayos tayo, ano sa tingin mo? Galit na sabi niya, Lee Jong-soo, nagbago na ang mundo, huwag mo akong kausapin na parang kaibigan kita, tapos binigyan niya ng headbutt. Binasag ni Jin Hyuk ang dalawang ngipin ni Lee Jong, at sa pakiramdam niya ito ay napakasarap. Pabirong sinabi, dapat item ang lumabas imbes ngipin. Nagsimulang manginig ang lahat, at isang puno ang tumubo mula sa fountain. Sabi ng lahat, ito ay isang mangrove. Sa tingin ni Jin Hyuk, pareho talaga ng Tower of Trials. Tama ang memorya ko. Pagkatapos ay isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ang mangrove of greed ay lumitaw. Nakita ng lahat ang mga prutas. May mga bunga ang puno. Ang bawat isa sa mga masarap na mukhang prutas na hinog na ngayon ay nagpapataas ng strength, agility, health at magic stats. Sa isip ni Jin Hyuk, ito ay isang magandang item ngunit mayroon lamang 4 na prutas sa kabuuan. Ito ay magiging isang matinding kompetisyon. Nagsimulang magtulakan ng lahat at nagsimulang tumakbo sa puno. Pagkatapos ay sinabi ni Lee Jong-soo kay Jin Hyuk, kung nakipagtulungan ka sa akin at nahati ang mga prutas, pareho sana tayong makikinabang. Ngayon, wala na tayong makukuhang prutas. Sabi ni Jin Hyuk, kung wala kang alam, manatili ka dyan. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Tapos isa sa kanila ang nakakuha ng prutas, kinain niya agad at tumaas ng 3 points ang agility points niya. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa prutas. Ang mga naglaro ng ilang beses ay tumutuon sa pagkuha ng prutas. At ang mga taong walang buhay na naglalaro tulad ko, ay tinatangkili ang mga sadista at baluktot na proseso na kasunod nito. Ang isang sanga ng puno ay tumama sa lupa, at sinabi ng isa sa iba pang mga tao, nakalimutan kong magiging mapanganib kung kakainin mo ang lahat ng prutas. Matagal na ang nakalipas kaya nakalimutan ko. Pagkatapos ay sinubukan ni Lee Jong-soo na tumakbo. Sabi ni Jin Hyuk, sumusuko ka na ba? Sabi ni Lee Jong, malinaw naman. Ayokong mamatay ng ganyan. Sabi ni Jin Hyuk, talaga? Sayang naman.
Ang tunay na premyo ng kaganapang ito ay makukuha lamang sa sandaling makain ang lahat ng prutas. Sabi ni Lee Jong, seryoso ka ba? Sagot ni Jin Hyuk, kung hindi, bakit pa ako tatayo dito? Sa tingin ni Lee Jong, nagtataka ako kung bakit hindi niya hinahabol ang mga prutas. Kaya iyon ang dahilan. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit mukhang isang magandang pagkakataon. Sabi ni Lee Jong, kaya sabihin nating nagsasabi ka ng totoo, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Sabi ni Jin Hyuk, tayo ay maghiwalay. Kapag tayo ay gumalaw ng paisa-isa, magiging madaling target tayo. Kaya kailangan nating sugurin mula sa magkabilang panig ng sabay-sabay. Sabi ni Lee Jong, kaya gusto mo itong gambling? Sabi ni Jin Hyuk, oo. Tandaan kung kahit isa sa atin mag-alinlangan, pareho tayong mamamatay. Sabi ni Lee Jong, huwag kang mag-alala, marami na rin akong experience sa larong ito. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Jin Hyuk at sinabing, ngayon na. Inaatake ng mga sanga ng puno si Jin Hyuk. Iniisip ni Jin Hyuk si Lee Jong. Nakatayo si Lee Jong Soo at sinabing, tanga ka. Sino ang magtitiwala sa iyong mga salita? Sige at maging pain ka. Si Jin Hyuk, ngumingiti, ako'y masaya dahil hindi ka nagbago. Umiiwas si Jin Hyuk sa pag-atake ng sanga ng puno habang sinasabi, ang pain ay ikaw. Ang taong nakatayo sa malayo ay ang nagiging pain. Sinunggaban ng mga sanga ng puno si Lee Jong Soo. Humihingi siya ng tulong. Pero sabi ni Jin Hyuk, bakit kita tutulungan? Kung mayroon kang problema, dalhin ito sa korte kasama ang iyong mga abogado. Dinurog ng mga sanga ng puno si Lee Jong Soo hanggang sa mamatay. Sabi ni Jin Hyuk, Palem, isa kang basura. Ang susunod ay, isang pag-atake mula sa 22 degrees mula sa kaliwa. 35 degrees mula sa kanan, iniiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake tulad nito. Para sa kanya, hindi mahirap ang pag-iwas. Isang sanga ng puno ang tumama sa sarili, na nagpapakita ng mga nakatagong bunga. Sabi ni Jin Hyuk sa wakas, ang core ng mangrove ay nagpakita. Pareho lang ito sa naranasan ko sa laro. Sa isang ngiti sa kanyang mukha ay iniisip niya, ang paghahanap ng eksaktong mga anggulo na nagmumula sa mga pag-atake at ang pagmamanipula ng mga pag-atake sa aking kalamangan ay ang mahirap na bahagi. Pagkatapos ay pinulot niya ang isang putol na sanga ng puno. Sabi ni Jin Hyuk sa puno, wag na nating problemahin ang isa't isa. Bakit hindi mo ibigay ang tree orb? Isa itong event mob, kaya hindi man lang ito nagbibigay ng karanasan. Ang ginagawa lang nito ay nagbibigay sa iyo ng pwesto sa Hall of Fame na pinakamahusay. Pagkatapos ay maraming pag-atake ng puno ang dumating kay Jin Hyuk. At lumalabas ang window ng mensahe na nagsasabing ang mangrove of greed ay gumagamit ng kasanayang vampiric vines. Sabi niya, kahit no lifer ako, hindi ko maiiwasan ang lahat ng iyon. Gayunpaman iniisip niya, ang pagpapalihis sa mga pag-atake ay tiyak na magagawa pa rin. Pagkatapos ay pinalihis niya ang mga pag-atake ng puno gamit ang putol na sanga ng puno. Isang bungkus ng mga sanga ng puno ang nagsanib at inatake si Jin. Para sa kanya, hindi na kailangang matakot at walang dahilan para matakot. Isang bagay ito na paulit-ulit ko nang ginawa. Pinalihis niya ang lahat ng mga pag-atake at sinubukang maabot palapit sa puno. Pagkatapos nito ay iniisip niya, malapit na. Tapos maraming butterflies ang lumapit sa kanya, sabi niya, slip butterflies. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang kanyang braso at sinabing, mga halimaw sila na nagkakalat ng sleeping powder bilang defense mechanism. Madaling kang mamamatay kapag hindi mo alam ang mga hakbang laban sa paghinga sa pulbos. Ito ay napakasimpleng kontrahin, ang pagpigil lang ng hininga ay sapat na. Pagkatapos ay tumalon patungo sa core ng puno. Sinaksak niya ito gamit ang putol na sanga ng puno. Pagkatapos ay lumitaw ang isang window ng mensahe na nagsasabing, ikaw ang unang nakatalo ng mangrove of greed. Sa kanyang pag-iisip, ang napakahirap na dami ng pattern at timing na pananaliksik ay makakatulong sa akin sa ganitong paraan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagawa ko ngayon. Nag-pop up ang isang window ng mensahe na nagsasabing, ang iyong mga nagawa ay itatala sa Hall of Fame. Mangyaring itala ang iyong pangalan, gaya ng inaasahan. Ito'y basurang system, hinihingi ng iyong personal na impormasyon para maipasok sa Hall of Fame. Sabi niya, hindi ko lalagyan ng pangalan, magiging confidential ang lahat. Ako ay tumatanggi na ilabas ang aking personal na impormasyon.
Makukuha ko ang lahat ng uri ng atensyon kung malalaman na ako ay isang dating top player. Mukhang hindi tatanggapin ng system ang pagiging confidential. Sinasabi nito itatago ang pagkakakilanlan, itatago ang mukha at babaguhin ang boses. Sinasabi ng system na magpasyasa na lang sa isang hidden identity. Wala na akong magagawa tungkol dito. May mas mahalaga pang gagawin ngayon. Kumuha siya ng berdeng orb sa sirang puno. May lumabas na mensahe na nagsasabing nakuha mo ang tree essence. Tree orb. Kung ang bawat prutas ay nagdaragdag ng strength, agility o magic ng 3. Ang tree orb ay nagbibigay ng hanggang 12 bonus stats. Kung isa sa alang-alang yung pag-level up ito ay nagbibigay ng 3 points, kapareho ng pag-level up ng 4 na times. Overpowered item, walang kasing cost-effective nito kahit sa lahat ng 50 floors. Kinain niya ito, nagsisimula siyang kuminam. Okay, susuriin ko ang epekto nito. Nakikita natin ang window ng kanyang status. Mayroon siyang 12 stat points. Level 1 na may 12 stat point. Sinasabi niya, ako ang pinakamalakas na level 1. Makalipas ang isang oras, may balitang inilabas na ang pinakaunang mangrove of grid ay na-clear. Nag-pop up ang isang mensahe na nagsasabing may upload ang video sa loob ng 10 minuto. Sumabog ang chat, maliban sa mga unang komento, karamihan sa kanila ay hindi makapaniwala. Sinasabing sinwerte lang ako, o nandaya ako. Ngunit, isang mensahe ang nag-pop up na nagsasabing ang video ay na-upload. Nawala ang mga nagdududa na reaksyon nang ma-upload ang video. Ang mga reaksyon, bagaman bahagyang iba-iba. Samantala sa aking pangunahing account, nagsimulang dumating ang mga alok, may 10th billion down payment at 100 million monthly. Merong alok na ibibigay nila ang kahit na magkano ng kanyang kagustuhan. Nagbabasa siya ng mga comments, ito ba ay talagang kamangha-mangha? Siyempre, ang mangrove of grid ay hindi madaling talunin sa level 1. Ngunit hindi ito isang bagay na dapat ikagulat. Sa kanyang palagay, ito ay naiintindihan ko dahil karamihan sa mga tao ay hindi pa naglalaro hanggang sa kalagitnaan ng huling bahagi ng laro. Lagi kong nakakalimutan na hindi ko dapat ginagamit ang aking mga pamantayan. Sa bagay, 1 billion, namumuhay ako sa kahirapan kahit na kumikita. Karaniwang late na magbayad ng upa, at kinailangan kong magutom ng ilang araw para makaipon ng sapat na pera para sa mukbang streams. Kung binigay ang pagkakataong ito kahapon, tinanggap ko na ito ng mabilis. Pero ngayon, wala akong planong ibahagi ang aking kaalaman sa halagang isa o kahit 10 bilyong won. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay information monopoly. Pinag-iisipan ni Jean ang susunod niyang destinasyon. Sa sandaling na-update ang laro, kumalat ang tumagas na mana mula sa Tower of Trials sa buong Seoul. Wala itong makabuluhang epekto, ngunit mayroong isang malaking pagbabago. Ang mga artifact sa labas ng tore ay naging mga banal na artifact. Siyempre peke sila, dahil ang mga artifact ng mga alamat ay nasa loob ng tore. Sila ay mga replika sa madaling salita, mga kopya. Ito ang lugar kung saan makakakuha ka ng pinakamaraming replika. Ang Pambansang Museo ng Korea. Ang National Museum of Korea ay karaniwang isang treasure chest na may hindi mabilang na mga artifact na naka-imbak sa loob nito. Ang problema ay hindi lang ako ang naglalayon para sa mga replikang ito. Hindi tulad ng Mangrove of Grid na lumitaw sa 7 lokasyon sa buong Seoul, mayroon lamang isang National Museum of Korea. Magkakaroon ng mga taong nagtitipon mula sa bawat rehiyon para sa mga artifact. At kabilang sa kanila ang mga dating mga top players. Pagkatapos ay, tumungo siya sa Museum of Korea, may nag-pop up na mensahe na nagsasabing, pumasok ka sa event area. Sa kanyang isip, napakatahimik ng lugar, kaysa sa inaasahan ko. Wala pa bang tao dito? Nakikita niya ang isang sunog na bangkay. At tulad sa kanyang inaasahan, may dumating na dito bago sa akin. Sa pagbabago ng mundo, inaasahan ko na makaka-adjust ang mga tao. Ngunit mas malaki ang agwat sa pagitan ng mga inaasahan at ng katotohanan kaysa inaakala ko. Sa loob lamang ng isang araw, nagiging sobrang tapang ng mga tao. Ang kanilang layunin ay malamang na ang artifact na kaimbak sa Medieval Classical Era Gallery. Ang artifact na hinahangad ng lahat ng dumating dito ay ang Great Map ng Eastland. Ngayon, siyempre, hindi ako interesado sa pagtingin sa mapa ng Korea. Ang Great Map, na ngayon ay napuno ng mahika,
ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Tower of Trials. Kaya't lahat ng tao ay nagnanais nito. Ipinapakita nito ang mga lokasyon ng mga labyrinth at ruins, pati na rin ang mga nilalaman ng mga halimaw at kagamitan sa mga ito. Sino ba naman ang hindi hahangarin ng ganitong bagay? Bagamat ito lamang ay nagbibigay ng impormasyon hanggang sa 10th palapag, ito'y sapat na upang magsilbing apoy sa puso ng mga tao. Lahat ay hahangarin ito, at hindi napansin ang mga tunay na mahalagang artifact na nakatago. Sa kasunod nito, ating nasaksihan ang isang makulay na eksena ng mga tao na nag-aaway para sa mga artifact. Sa gitna nito, may isang lalaki na sumigaw, "Lahat, tumigil kayo." Kanyang ipinaabot na ang sinumang magkilos mula ngayon ay makakasalamuha ang kamatayan sa kanyang mga kamay. May isang lalaki na may martilyo ang sumagot na walang sinuman dito ang makikinig sa kanyang mga banta, at binalaan niyang kahit na isang bahagi ng katawan mo ay gumalaw. Kanyang babasagin ang ulo ng sinuman. Nawaring hindi epektibo ang mga salita, at ang kanyang mga braso ay naging bato. Isang dalaga ang nakapansin na mayroon siyang natatanging abilidad. Ang lalaki na may martilyo ay nagsabing medyo delikado ito. Ang lalaki na may bato namang kamay ay nagpapahayag na ang mapa ay sa kanya. Sa puntong ito, isang matanda ang nagtangkang humadlang, "Ang mapa ay sayo. Hindi ako sang-ayon sa mga salitang yan." Sinagot ng lalaki na may bato namang kamay na tinawag siyang Siraulo, ang matanda. Inihayag ng matanda na ang binata ay may matalim na dila at tila ito'y kutsilyo. Gayunman, inilahad niya ang isang tanong, "Alin ang mas mabilis, ang binata na putulin ang kanyang leeg o ang matanda na gawing uling siya?" Ang lalaki ay nagulat sa paggamit ng mahika ng matanda. Itinapon ng matanda ang isang bola ng apoy sa kanya, inuutos na hulihin ito. Nasunog ang kanyang katawan na parang uling, nagpahayag ang matanda na ang kanyang mga salitang ang nagdulot ng masamang kapalaran niya. Isang estudyante ang tumingin at nagsabing, "Ang mahika ng apoy ng lalaking iyon ay totoong mainit. Ako'y masaya na sumali sa kanya. Kinilala siya ng matanda, si Miss Yuri ba ito? Nakuha mo na ba ang mga kailangan mo? Ikaw na ang bahala para magbantay sa akin." Sinabi ng babae, "Ako na ang bahala sa lahat. Kung merong magtatangka mang gulo, ako na ang pipigil sa kanila." Ang kanyang estatwa ay lumalaki at lumalakas. Nagbanta siyang na ang sino mang kumilos mula ngayon ay ituturing na kaaway. "Naiintindihan niyo ba ako? Kung hindi papakain ko sa kanya ang inyong ulo, magtulungan tayo, okay?" Pagkatapos ay nagtapon ang lahat ng kanilang sandata at sinabi, "Ako'y sumusuko sa mapa at sa anumang iba pa, kunin niyo na ang lahat." Nagpasalamat siya, at si Jin Hyuk ay naglalakad na may kamay sa kanyang mga bulsa. Nagkumento siya tungkol sa kaguluhan na kanilang nilikha at tinanong kung wala ba silang paggalang sa kasaysayan. Kinilala niya ang kanilang pagpipigil sa hindi pagsira sa mga partikular na artifact na yon. Tinawag siya ni Li Yuri, tanong kung iniisip ba niya ba ito'y biro. Iniutos niya ang kanyang imahe na siyang sumalakay sa kanya, at ito'y nagtapo ng sibat patungo sa kanya. Siya ay nanatiling matatag, hinarap ang sibat na may seryosong mukha. Sa sandaling ito, may isang sibat na itinutok kay Jin Hyuk, na itinulak niya sa pamamagitan ng isang kamay. Si Li Yuri ay nagulat sa kanyang lakas. Ang ibang mga manlalaro ay nagulat din, nagtatanong kung possible ba ang ginawa niya. Hindi pa man siya umiwas, ngunit buong kamay na naitulak ang sibat, hindi nila alam ang mga stats ni Jin Hyuk sa kasalukuyan. Kaya't ganyan ang kanilang reaksyon. Si Li Yuri, tinanong kung ano ang plano niya ngayong nawala na ang pangunahing sandata ng kanyang imahen. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bag at sumagot, "Sino ba ang may sabi nito? May iba pa akong imahen." Pagkatapos ay kumuha siya ng karagdagang imahen mula sa kanyang bag. Biglang lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing, "Artifact Avatar of Anubis, replica, ay mabubuhay." Kanyang hinamon siya, tinanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Sumagot siya, "Iyon ay talaga namang maganda." Si Jin ay nagbibiro sa maliit na babae dahil sa kanyang mababang kalidad na pagtawag ng summon na nagpapagalit sa kanya. Lalong nagiging mainit ang ulo ng maliit na babae habang patuloy na pangungutya ni Jin. Bilang tugon, nag-summon si Jin ng isang pinewood tiger upang ipakita ang pagkakaiba sa kanilang kalagayan. Ipinakita niya kung paano ang lakas ng isang summon ay nakasalalay sa dami ng mana na inilalagay dito. At si Jin ay may malaking reserba ng mana sa kanyang katawan.
Namangha ang maliit na babae sa malaking pagkakaiba ng kanilang mga summon, na-recognize ang malaking pagkakaiba sa lakas. Iniutos ni Jin sa kanyang Pinewood Tiger na makipaglaban sa mga Anubis, nagpapakita ng kumpiyansa sa kakayahan nito na madali silang talunin. Agad na sumalakay ang Tiger, pinatatalo ang mga Anubis summon ng walang kahirap-hirap. Sa harap ng ganitong malinaw na pagpapakita ng lakas, napagtanto agad ng maliit na babae ang malalim na agwat sa pagitan nila ni Jin, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng gana sa pakikipaglaban. Lumapit si Jin sa maliit na babae at humiling ng isang bagay mula sa kanya, anupaman ay nag-iwan ito ng pag-aalinlangan tungkol sa intensyon ni Jin. Inilahad ni Jin ang kanyang pagnanais para sa Tutankhamun mask, ngunit tumanggi ang babae na ibigay ito kay Jin dahil sa pag-aakala niyang ito'y walang silbi sa Korea. Upang tiyakin ang pagsunod, pinababa ni Jin ang kanyang tiger na lumapit sa kanya, na nagudyok sa kanya na ibigay ang Tutankhamun mask sa takot. Pagkatapos, iniutos ni Jin ang kanyang sama na bantayan ang palapag na papunta sa itaas, upang mapanatili ang kanyang kapaligiran laban sa posibleng abala. Matapos maghanda, inilatag ni Jin ang kanyang plano na makamit ang pinakamalakas na talento sa Tower of Trial. Sumampa siya sa ikatlong palapag ng museo, kung saan naroroon ang isang lalaki na nagtataka. Nagtatanong sa nagaganap na sitwasyon. Nagtataka sa pagkakakilanlan ni Jin at kung paano niya nagawang mag-akyat ng ganito kalayo, nag-iisip ang lalaki kung papaano na ilusot ni Jin ang mga depensa ni Lee Yuri para makarating sa puntong ito. Labis na namangha ang matandang lalaki nang makita si Jin na nasa tabi niya, matapos niyang sabihan si Yuri na magbantay. Magkasama sina Jin at ang matandang lalaki sa harap ng pasukan patungo sa isa pang silid-loob ng museo, ngunit ito'y harangan ng matibay na puwersang enerhiya. Sinabi ni Jin, ako'y naniniwala na ito ay isang barrier na may rank 1 star. Sumagot ang matandang lalaki, worry marami kang alam tungkol dito bata, hinipo ng matandang lalaki ang barrier at sinabi, hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri ng barrier. Wala itong epekto sa pisikal o mahikal na atake. Magandang uri ng barrier ito. Hinipo rin ni Jin ang barrier at napansin ang malakas na mana mula rito. Sa lugar kung saan nagkakahiwalay ang daloy ng mana, natanto ni Jin ang uri ng barrier, at sinabi niyang ito ay isang carpo. Pagkatapos suriin ang barrier, sinabi ni Jin, naniniwala ako na may paraan upang sirain ito, ngunit may kondisyon bago natin ito magawa. Sinabi ni Jin sa matandang lalaki na dapat niyang patuloy na gamitin ang kanyang mahikang apoy upang pahinain ang barrier hanggang sa makapasok at makalabas siya na may mga relic na kanilang kailangan. Nagtanong ang matandang lalaki, habang ikaw ay nasa loob, mananatili akong nasa labas at magpapatuloy sa paggamit ng mahika. Sinabi ni Jin, hindi ko kayang gumamit ang mahika na sapat na malakas upang pahinaing ang barrier ng matagal, alam kong baka hindi mo ako pagkatiwalaan, ngunit ito lamang ang paraan. Malapit na mag-umaga, at hindi dapat tayo lumabas dito nang walang makukuhang anuman, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo ang mapa, dahil iba naman ang gusto ko. Bulong ng matandang lalaki, walang anumang nakukuha mula sa matinding pagsisikap. Iyon ang pinakamasamang resulta. Nagtanong ulit ang matandang lalaki kay Jin kung totoong ibibigay niya sa kanya ang mapa. Sumagot si Jin ng, oo, syempre, hindi ko nais na magkaroon ng kaaway na may mataas na rank ng mahika. Muling nagbulong ang matandang lalaki, anuman ang isipin ko, mayroon lamang isang conclusion, kaya't siguro'y kailangan kong magtiwala sa kanya. Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayon. Sumagot si Jin, kaya't aalalayan mo ako, lolo. Babalik ako agad, mangyaring subukan mong atakihin ito ng patuloy. Kaya't nagsimula ang matandang lalaki na mag-imbak ng enerhiya at nag-cast ng kanyang kasanayang apoy. At inatake ang barrier na nagbabawal sa kanilang pumasok sa silid kung saan naroroon ang mga mahalagang relics. Ang atake ng matandang lalaki ay napakalakas na agad nitong pinahina ang kalagayan ng barrier. Naghanda si Jin na pasukin ang silid habang patuloy na inaatake ng matandang lalaki ang barrier upang pahinaing ito, at habang ito'y sinasalakay, tumalon si Jin sa ibabaw ng barrier at pumasok sa silid upang kunin ang mga kinakailangang relic. Habang nasa loob ng silid si Jin, nagtingin-tingin ito at nakita ang iba't ibang uri ng mga relic, at sinabi, mukhang wala pang nakakapasok dito kumpara sa mga mas mababang palapag. Pero pagkatapos, napansin niyang may isa sa mga relic na nawawala at ninakaw. Ang relic na yon ay ang Iron Sword na may inscription kinlang.
Ang taong kumuha ng espada, pagkatapos makuha ang kanyang misyon dito ay umalis na. At sigurado akong siya rin ang naglagay ng barrier. Plano niyang umalis agad matapos makuha ang gusto niya. Ano man ang kalagayan sa labas, wala siyang planong sumugal. Pero sigurado akong hindi mo rin ito alam. Pagkatapos, pinulot ni Jin ang ilang relics at natagpuan ang relic na kanyang hinahanap. At sinabi niya, sa wakas, ang aking sariling kakayahan at ang huling piraso ng puzzle na kinakailangan upang makabuo ng pinakamalakas na kasanayan. Sinabi ni Jin na kailangan niya ang ceremonial Persian formwork rank E at ang kanang mata ng Tutankhamun's mask rank B at kaya't pinagsama ni Jin ang dalawang relics. Nagkaroon ng notification na nagsasabi na ang dalawang relics ay nagre-react, na nangangahulugang sila itugma sa isa't isa. Habang nagre-react ang mga relics sa isa't isa, nagbigay si Jin ng pag-alay sa kanila ginamit ang ibang relic na hawak niya. At pagkatapos ay dumating ang isang notification na nagsasabing, matagumpay mong pinagsama ang mga relic sa kabila ng lahat. Ngayon ay napasa kamay mo na ang relic, ang Eye of Truth, rank SS, na isa sa pinakamalakas na relic sa Tower of Trials. Sinabi ni Jin, ang Eye of Truth ang pinakadakilang mata sa mga limang mata na umiiral sa mundo. Pero, meron pa isang dahilan kung bakit ako pumunta sa museo ngayon. Biglang lumabas ang isang nakatagong quest na nagsasabing, matagumpay mong pinagsama ang tatlong replika ng relics, na may rank B o mas mababa, upang makagawa ng item na may rank S na isakatuparan mo na ang mga kinakailangan, copying at storing ang maraming kakayahan na umiiral sa mundong ito at gamitin ang mga kasanayan na iyon upang likhain ang mas malakas na kasanayan. Ito ang aking sandata, upang maging pinakamalakas sa Tower of Trials, napasa kamay mo na ang inherent ability, fusion over rank. Binubuo ang alaala ng mundo. Sinabi ni Jin na bagaman, kung ang kahirapan ng kondisyon para sa pagkopya ng kasanayan ay dumami, maaaring magbago ang kondisyon. Sinabi ng matandang lalaki, kung tapos ka na, bilisan mo. Hindi ko yata kaya pang magtagal. Sinubukang kopyahin ni Jin ang kasanayan ng matandang lalaki, ngunit hindi niya ito nagawa dahil may kondisyon bago niya ito makopya. Sinabi ni Jin, kaya upang kopyahin ang kasanayan, ang kailangan ko lang gawin ay mainis siya. Nagmumula ng mag-init ang ulo ng matandang lalaki dahil sa matagal na pag-ante kay Jin. Pagkatapos ay sinabi ni Jin sa matandang lalaki, maaring itigil mo na ang paggamit ng kasanayan na iyon. Hindi naman pala natin kailangang gawin ito ng ganon. Nang marinig ito, nabigla at nagalit ang matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki, ano? Ano ibig mong sabihin? Bakit mo ako pinagamit ng kasanayan ko? Sinabi ni Jin, anong silbi ng pag-atake sa ganitong klaseng force field? Ang nagagawa lang nito ay sayangin ang iyong mana. Halos maubos na ang iyong reserbang mahika, matanda. Muling nagbulong si Jin at sinabi, ngayon at naghanda na ako, oras na upang mainis siya. Sinabi ni Jin sa matandang lalaki, ako'y lubusang marunong na sa bawat sulok ng tower, kaya ibig sabihin, ang mapa na may impormasyon hanggang sa ikasampung palapag ay walang silbi sa akin. Nakikita si Jin na hawak ang isang lighter. Sumigaw ang matandang lalaki, ano bang ginagawa mo? Sinabi ni Jin, hindi ba't sinabi ko na sayo kanina? Hindi ko kailangan ng mapa na ito. Pagkatapos ay sinunog ni Jin ang mapa na nasa pader. Kung sino man ang may hawak ng mapa, makakakuha sila ng impormasyon hanggang sa ikasampung palapag, na maaaring mabawasan ang aking advantage ng impormasyon laban sa iba, at hindi ko ito handang isakripisyo. Sinabi ng matandang lalaki, bakit mo yun sinunog? Anak ng, papatayin kita, dudurugin kita, wala kang kwenta. Biglang lumabas ang isang notification na nagsasabi, nakamit mo na ang mga kondisyon. Matagumpay mong nakopya ang elemento ng apoy, rank B ang copied skill ay maiimbak sa alaala ng mundo. Sinabi ni Jin, elemento ng apoy, hindi masama para sa unang kopya. Labis na nainis ang matandang lalaki sa mga pangyayari at sinabi kay Jin, magsisisi ka nito. Babayaran mo ang ginawa mo sa mapa. Sinabi ni Jin sa matandang lalaki, sa tingin ko hindi mo naintindihan. Hindi mo ba naisip kung bakit ko sinunog ang mapa? Inactivate ni Jin ang kasanayan na kopya niya mula sa matandang lalaki. Nanagulat ito, bulong ng matandang lalaki, parehong kasanayan yan sa akin. Pero ang lakas ng kanyang kasanayan ay malaki kaysa sa akin. Hindi siya pangkaraniwang tao, lalo na't hindi niya kailangan ng mapa. Nagtanong ang matandang lalaki kay Jin, ano ka ba talaga?
Sumagot si Jin sa kanya, "Matanda, kung nais mong umakyat ng maginhawa sa tower, mas mabuti mong pakinggan ang aking mga salita." Lumabas si Jin mula sa museo habang iniisip, apat lamang sa mga dating mataas na rangkang hunter ang nagpakita sa museo. "Kasama na ako, ngayon na ang Tower of Trials ay naging totoo, naiintindihan ko kung bakit gusto nilang bawasan ang kanilang panganib." Sinabi ni Jin sa matandang lalaki, "Makikipag-ugnayan ako sa iyo balang araw, mag-level up ka na kasama ang batang babae sa ibaba. Nakakuha ako ng ilang tauhan na maaari kong gamitin. Pero malayo pa ang kanilang tatahakin. Kailangan kong itaguyod ang mga prioridad ko at kuhanin ang mga kakayahan na kailangan ko." Habang naglalakad, sinabi ni Jin sa sarili, "Ako'y nag-iisa lamang, kaya't malamang hindi ko magagampanan lahat ng oportunidad, ngunit ang importante ang lahat ng mga mahalaga at malalakas, ay lahat mapa sa akin."